Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Sa gabing ito, papasalamat tayo sa Panginoon na tayo mag-aaral ng salita ng Panginoong Yesus upang tayo ay upang ating pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. Bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa magandang umagang ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa araw na ito. Salamat sa magandang panahon, sa magandang oras na pinagkaloob mo sa amin. Sa oras na ito, aming Ama, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat. Ngayong umaga, kami po ay mag-aaral ng salita. Panginoon, tulungan niyo po ako bilang iyong alipin. Turuan mo po ako, Banal na Espiritu. Kung sagana ang sarili ko po, hindi ko po ito kaya. Pero nandyan po kayo na siyang tutulong sa akin upang maibahagi ko po ang salitang ito. Ikaw lamang po ang maitaas, patuloy makumbigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Kaya aming Amang Diyos, maraming salamat sa iyong gagawin sa umagang ito sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat Panginoong Yesus. Ikaw lamang maitaas at maluwalhati. Itong aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ngayon po, tayo po ay makipagbukas sa Bible. Makikita po natin ang teksto sa Lucas chapter 18, verse 1 hanggang 8. Nagkwento si Jesus sa mga tangasunod upang turuan sila manalangin at lagi at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iniginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon, may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, "Bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway. Aaway ko." Nung una ay hindi pinapansin ng hukom ang byuda. Para bandang huli, sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos, walang ginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya akong gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinasabi ng masamang hukom, ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niyang tumatawag sa kanya araw at gabi. Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, ay may makikita kaya akong taong sumampalataya sa akin. Ayun po. Yan po sa ating binasa. Isinilaysay po ng Panginoong Jesus dyan na mayroong babaeng byuda at mayroong hukom na masama. Yan po ang kwento na walang takot po yung hukom na ito at ang babaeng balo nito ay lumalapit upang hilingin niya ang kanyang kahilingan sa masamang hukom. Tayong mga manampalataya ay tinuturuan ng Panginoong Jesus na manalangin lagi at huwag manghinawa at mawala ng pag-asa. Tulad ng babaeng ito na lumalapit at nanalangin upang tugunan ang kahilingan niya. Napakahalaga sa isang manampalataya, laging lumalapit at manalangin sa Panginoong Yesus. Sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Tandaan po natin, bilang manampalataya kay Kristo, handa niya po tayong tugunin sa ating mga kahilingan. Katulad po ng babaeng balong ito, na isinalaysay ng Panginoong Yesus na laging lumalapit sa Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aralan ngayong umaga, laging lumapit at manalangin. Paano nga po tayo lumapit sa Diyos? Number one po, lumapit na may kababaang loob o kababaang puso sa Diyos. Nais ng Diyos na ang bawat manampalataya at bawat lumalapit sa Panginoon, makita ang kababaang loob. Sapagkat ang Panginoong Diyos po, nalulugod sa mga pusong
mapagpakumbaba. At ito ay kinalulugdan niya. Katulad po ng babae, babaeng balong ito, nakikitaan po itong babaeng balo ng kababaang loob sa kanyang paglapit sa Diyos. Ganon din po tayo, mga kapatid. Makita sa atin ang paglapit na may kababaang loob. Pangalawa po, maging matyaga sa panalangin. Katulad ng babaeng balong ito, nakikita ng Panginoon ang kanyang katyagaan. Hindi po siya tumitigil sa kanyang paglapit sa Diyos. Mag-isama-samang hukom, lumalapit po siya. Ang ginawa ng hukom dahil sa kanyang paglapit sa Panginoon na may kababaang loob, ibinigay niya ng babaeng balo ang kahilingan ng masamang hukom sa babaeng balo. Tayo din pong mga manampalataya ay maging matyaga rin po tayo. Makikita natin sa babaeng ito na balo na mayroong katyagaan sa panalangin. Tayo din po bilang manampalataya ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay makitaan ng pagtyaga sa panalangin. Lalong-lalo na po sa mga tao. Halimbawa po, hindi po sila nakakilala sa Panginoon. May mga kamag-anak tayo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. May kaibigan tayo. May pamilya tayo na wala pa sila sa Panginoon. Kailangan po nating ilapit sa Diyos. Maging matyaga po tayo sa panalangin. Lagi nating ilapit, lagi sa Panginoon. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong hihinto sa pananalangin. Sapagkat ang Panginoon ay tumutugon po sa ating panalangin. Tulad ng babaeng balo, ipinagkaloob po sa kanya ang kahilangan niyang katarungan dahil po sa kanyang pagtsatsaga sa panalangin. Ngatlo po, lumapit na may panampalataya sa Panginoong Yesus. Makikita din natin sa babaeng ito na siya po ay punong-puno ng panampalataya. Kahit sa kabila po ng kanyang kalagayan, kahit sa kabila po ng hukom na ito'y masama, nanampalataya po siya na kayang ibigay ng Diyos ang kanyang hinihiling. Lalo na po ang masamang hukom, sa kanyang panampalataya po ng babaeng balo, ibinigay po ng Panginoong Jesus ang kanyang katugunan. At nakamtan po niya ang kanyang katarungan na bunga po ng kanyang panampalataya sa Panginoon. At ipinagkaloob po ito ng Panginoon sa kanya ang katarungan na hinihiling niya sa Panginoon. Sabi nga, tularan natin ang babaeng balo sa kanyang panampalataya na hindi siya nawala ng pag-asa. At naniniwala siya na ibibigay at ipagkakaloob ng Panginoon ang kanyang kahilingan kahit ang lalaking ito o ang masamang hukom na ito ay hindi natatakot sa Diyos, walang galang, pero sa kanyang panalangin na may panampalataya, na ipagkaloob ito sa babaeng balo, ang katarungan na hinihingi niya ng babaeng ito. Bilang manampalataya ni Kristo, dapat ganun din po, makitaan po tayo ng panampalataya tulad ng babaeng itong balo, na siya po ay nakasumpong ng katugunan sa kanyang panalangin. At sabi nga po sa verse 7, bilang hindi ipinagkait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumadaing araw at gabi. Ganun po ang Panginoon natin, ang Panginoong Jesucristo po. Kapag tayo lumapit sa Kanya, dumadaing tayo sa Kanya, sa lahat ng ating mga kahilingan, ipagkakaloob na ito sa atin. Sapagkat siya po ay Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya tandaan natin mga kapatid, lagi tayong lumapit sa Panginoon sa panalangin. Na may pagpakumbabang puso, may pagtsatsaga, may panampalataya sa Kanya. Kaya sabi nga, anumang kahilingan natin, na ayon sa kalooban ng Panginoong Yesus, ipagkakaloob niya ito sa atin. Kaya nga,
Sabi sa conclusion, mga kapatid, anuman ang kahilingan natin, anumang problema natin, anuman ang kalagayan natin sa buhay, may problema man tayo, kakulangan ng pinansyal, walang trabaho, pero lagi nating tandaan, itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo laging manalangin sa Kanya. Sapagkat, ito ang nais niya na lahat tayo lumapit sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang mga salita sa magandang umagang ito. Nawa po, mayroon po tayong matutunan sa ating pinag-aralan na salita ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon, ikaw lamang maitaas, maluwalhati. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, bago tayo magtatapos, manalangin po tayo ngayong umaga. Aming Ama, salamat po sa magandang umagang ito sa amin na binigay mo sa aming pinag-aralan na salita mo. Nawa, Panginoon, ito ay di namin makalimutan na ipaalala mo palagi ito sa amin na anumang mga sitwasyon ng buhay namin, anuman ang mga kahilingan namin, sa inyo lagi ang lapit sapagkat ikaw ang Diyos na nagsasabi na lagi kaming manalangin at huwag kaming manginawa. Kaya Panginoon, salamat sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, nagtuturo sa amin patungkol sa panalangin. Kaya Panginoon, ikaw ang maitaas, mapapurihan. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.